Maga akong nagluto ngayon ng para sa tanghalian namin kasi pupunta kami dun sa kabila. May gagawin si Papa dun. Lili! Inhit na naman yung mga alaga ko. Kaya mag-iingay. Sabay pa silang dalawa. Si Lili at si Luna. Gusto kasi ni Kento, lalagyan lang nito. Sibuyas, tsaka ano, kamatis, nilagyan ko rin ng kalamansi. Bali, ang gagawin ko dito, paghahaluin ko lang. Tapos lalagyan ko ng suka, toyo, yun. Yun ang gusto ni Kento. Ako naman, ang gusto ko sana nito, sibuyas, kamatis, tsaka luya, tapos suka lang. Pupunta nga pala kami dun sa kabila. Kasi maghahakot si Papa ng panambak ulit. Sayang kasi may panambak dito na binigay yung kapitbahay namin na nagpagawa ng bahay. Eh, libre naman yun. Binigay lang sa kanya. Kaya, dadali namin dun sa kabila. Tapos may iba nisang gagawin niya. Pinaghahalo ko lang yung kamatis at sibuyas dito. Nilagyan ko na rin ng kalamansi. Tapos, lalagyan ko ng toyo at suka. Suka lang dapat. Tapos, luya. Kaso, ang kaya, ayaw niya naman. Sky! Gumawa na nga pala sila doon ng kubo sa kabila. Kasi nga, pag pumunta-punta kami doon, para may masilungan na lang. Ang ganda doon, gustong-gusto ko doon, sa totoo lang. Kaya lang wala akong pampatayo eh. Kasi tahimik lang, alam niyo yung ano, yung talagang probinsya yung feels. Ganun. Kaya gustong-gusto ko doon. Eh, gumawa na nga doon ng kubo para pag pumunta doon, may matambayan, may masilungan, kung sakasakali maumpisahan na yung bahay. Yung ibang mga gamit, hindi na kailangan iuwi dito. May malalagyan na. So, yung mga bago dito, yung hindi pa nakasubaybay sa akin. Yung kabila na tinutukoy ko, yun yung lote na nabili namin. Kung nasunod lang sana talaga yung plano at walang mga struggle, hirap ng buhay, naumpisahan na dapat. Kaso wala eh. Yung mga nakaplano na ang tala. Sana, hindi ko pa sure, pero sana kung papalarin, baka next year, sana maumpisahan. Kaya yung kubo na ginagawa doon, malaking tulong para sa mga gagamitin na para hindi na iuwi-uwi pa dito. Malapit-lapit lang din kung masipag kang makita. Tahimik doon. Sa mga hindi pa nakakaalam, magkakadikit kami ng mga kapatid ng asawa ko. Bakit may kape dito pa? Siya yung malaking truck doon. Kaka, ikaw, wow, natakot. Natakot ikaw, love. Natapon po tayo. Hindi, meron pa naman. Okay. Ayan, eto yung nagawa nila Papa nung nakaraan na ano, kubo. Yan siya. Pero hindi pa tapos. Pero may bubong na, ayan. Para pag nagpupunta kami dito, may masisilungan kami. Bali dito, ayan. Sky,
Tagal na kasi hindi nakapunta to dito eh. Paglalabas, alabas lang ng bahay. Sky! Takot ka, love? Wow! Yan, eto dito, yung sabayaw ko. Yan. Tapos eto namang dito sa bungad. Yung sa amin, dun yung sa ano, sa hipag ko. Okay. Natambakan na namin to dito ng ganyan. Eto, iba ng may-ari dito sa may kanan. Bali, dalawang may-ari pa dyan kasi 200 square meters yan dyan. Iba naman yung may-ari. Bali yan, sagad hanggang dun sa may, ano, sa hipag ko. Yan, yun sa kanila. Hanggang dyan sa may poste yung amin. Papunta dito sa bungad. Eto, itong lupa dito, matigas na to. Kaya dito tinayo yung kubo. Pero yung dun sa may bandang gitna. Ilang dump truck nga to pa yung natambak natin dito? Tatlo? Apat? Oo, mga tatlo or apat yata. Pero ano, hindi siya siksik. Hindi kasi siya purong lupa. Yung ganyan, no? Yan, yung mga buha-buhang yan. Ayan. Ganyan. Kaya ang dito banda. Ito kasi talagang natambakan na to unti-unti. Ng ano, ng mga bato, ng lupa, kaya medyo matigas na dito. Pero andito, malambot pa, pati yung dun sa may hipag ko, tsaka dito sa bayaw ko. Ito malaki-laki pa yung tatambakan. Kasi ang tinambak dyan ay, ano, purong ganyan. Sa amin, siguro mga konti na lang din ang itatambak dito. Natakot talaga ikaw, princess. Nakukawawa man yung baby na yan. Ang takot. Tagal mo nang hindi nakalabas, no? Huli ko nga palang pakita sa inyo nito. Madamo pa. Susunod namin ipapagawa itong ano, kanal. And kasi, yung sa kanila dun, nagawaan na. Sabay namin ito binili, itong katabi. Iba yung may-ari dyan, kasi ito yung sa bayaw ko. Tapos, yung kanal nila dun, nagawa na. Bali yung sa amin na lang yung hindi pa. Ginawan lang nila ng paraan. Hindi kasi kami lagi nakakapunta dito. Para hindi siya mag-stop. Ayan, ginawan na lang ng maliit lang siya na ano, daanan ng tubig, papunta naman dun. Kaya kailangan, ito yung susunod namin gagawin. Lalagyan ng kanal dito. Kasi ang tubig ay mapupunta doon. Nung nagpatambak kami, kasi ang ginamit na truck ay yung malaki. Malaking dump truck. Kaya, ayan, tagusan to eh. Dito kami dumaan kanina. Tapos, ayan, tagusan tong kalsada hanggang doon. Ayan, paikot yan. Kaya mas malawak ang daanan dito. Kaya nakakadaan yung dump truck. Dito kasi, sa lagi naming dinadaanan, pang ano lang talaga, maliit na sasakyan. Malaki-laki pa yung gagastusin bago mapatayuan talaga ng bahay. Kasi yung lupa talaga kailangan pang tambakan pa. Yung sa amin, hindi na masyadong ano. Medyo konti na lang kailangan namin dito. Pero yung doon sa bayaw ko, malaki-laki pa. Kasi nga, 100 square meters yung sa kanila. Tapos medyo mababa talaga. Kay. Sky. Takot pa din, oh. Ninervyos pa din. Babalik nga pala kami ni Papa kukunin yung ano. Kunin namin yung panambak. Maiwan si Kuya Ken dito. Si Sky. Kukunin lang namin yung panambak dun. Mga nakasako-sako na din yun. Nakalimutan kong bumili ng tinapay kanina. Hindi komportable si Sky. Mga takot siya. Ninervyos pa din siya. Alis mo yun tayo. Maiwan yung dalawa. Malagay mo sigat yung bag yung dati sa loob. Ang dalawang pinapadala, kuya. Yung salamin ko ah.
babalik na nga pala kami. Ayan. Nanghiram lang kami nitong hagdan doon sa kapitbahay namin para magawa yung ano doon, madugtungan yung bubong. Tapos yung mga panambakong dyan na din. Ito yung mga panambak na dala namin. Ilang sako lang kasi yan lang yung kasya sa tricycle. Sayang kasi yan. Wala rin naman ang mapaglagyan yung ano. Yun nga palang katiwala namin, yung anak niya, nagpapagawa ng bahay. Kasi papa, pag wala siyang pasok sa regular niyang trabaho, doon siya pumapasok. Kaya itong mga bato-bato, lupa, dinadala ni papa dito. Kasi para kahit papano makatulong din dito sa panambak. Kasi magaganda naman yung ano, mga panambak na yan. Sayang din kung hindi pagtsatsagaan. Ang mahal pa naman ang panambak ngayon. Kahit papano, yan, pwede na nga yatang hindi natambakan yan eh. Pero tingnan natin, pagka sakaling nagpagawa na. Pero dito talagang siguradong kakailanganin pa talaga to. Dito banda. Maganda kasi talagang panambak yan. Kaya ngayong dun sa may bungad namin, yung tinayuan ng kubo, matigas na kasi nga halo ang lupa tsaka mga bato-bato na katulad niyan. Ito kasi dito, yung ginawang panambak, yung yun. Yan, yung ganyan. Hindi siya ano, hindi siya tulad nung lupa at saka yung mga katulad nito na talagang magandang pantambak. Kumaga pa, pang tulong lang talaga yan. Na para kahit pa paano yan. Tumaas-taas yung lupa. Lalo dito sa bayaw ko. Oh. Sobrang talagang kailangan pa talaga ng ano, maraming panambak to. Eh, si Papa, buti nga matyaga si Papa. Kaya last year talagang yung mga panambak na pwedeng itambak, tinatyaga niyang hakutin.